Good news sa mga OFW, may binubuo ng app para hindi maubos ang oras ninyo para sa pagkuha ng Overseas Employment Certificate. Pagkatapos, hindi na kailangan ng printout niyan at posible pa yung maging libre. Nakatutok si Mark Salazar. Sabi ng Department of Migrant Workers, hindi naman palaging ganito. Pero kanina, napakahaba ng pila na mga OFW na kumukuha ng Overseas Employment Certificate o OEC. Nakapila na doon sa dulo, wala namang kaano. Dumating lang reporter, nag-freeze pa kayo. Yung perennial nilang reklamo, yung mahaba ang pila sa OEC, tapos nagbabakasyon sila dito, yun pa iniintindi nila. Actually, may online portal naman ngayon para magproseso ng OEC. Kaso ang hirap daw i-access kapag mahina ang internet sa lugar mo. Ang directive ng Pangulo, our OFWs deserve a much easier journey. Dapat libre, easy ma-access ng ating mga kababayan. Kaya bilang kapalit ng lumang online portal, gumawa na ang DMW ng OFW Pass app na pwedeng i-download sa inyong smartphone. Approved na raw ito nang ipakita sa Pangulo, pero kailangan munang i-certify na cyberligtas ng Department of Information and Communications Technology. Ang bili ng Pangulo, libre na dapat ang 100 pesos na binabayaran sa OEC, na hindi raw dapat kailangan kunin kada uwi sa Pilipinas. Pero kapag nalibre na ang OEC ng mga land-based OFWs, 250 million pesos kada taon ang mawawala sa National Treasury. Ayos na raw yan dahil barya lang kumpara sa kontribusyon ng mga OFW sa ekonomiya. Sabi naman ng Department of Finance, nasa jurisdiction din naman daw namin yon. And kung mapapagaan din naman daw for our OFWs, in short, walang objection. Humihirit din tuloy ang ilang seaman. Baka naman daw pwedeng ilibre din ang 600 pesos na binabayaran nila sa Seaman Identification and Record Book. Mahirap pa rin. Katulad, tataas yung dollar. Ganun pa rin, may inflation rate. Mahal pa rin yung bilhin. Katulad sa akin, kadete pa lang ko, yung allowance ko, wala akong salary, allowance lang. $550. Bawasan pa ng SSS pag-ibig PhilHealth. Marina ang ahensyang may puder sa mga seaman. Pero tamang OFW rin naman ang seaman, kaya pag-aaralan din daw ito ng DMW. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.